Okay, magandang gabi sa inyong lahat, mga taga-subaybay at mga kaibigan namin sa buong sanlibutan. At ito yung pangalawa nating gabi na kung saan mag-aaral muli tayo. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, aming Amang Banal na nasa mga langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong na inyong pinagkaloob, Ama, ang panahon kung saan kami makapagpupuri, makapaglilingkod sa lahat naming mga tagakababayang mga Pilipino sa buong sanlibutan. Nawa, Panginoon, makakatulong ang topic naming tatalakayin ngayon may patungkol sa lesson review na gagamitin ng inyong iglesia na may makakatulong ito sa mga Pilipino naming kababayan na naglilingkod sa ibang bansa at makapatatag sa kanilang mga pananampalataya bilang mga kapatid. Nawa ang inyong pag-iingat ay aming maranasan. Sa gabing ito, aming pinapanalangin ang paksa na aming tatalakayin, naway marami inyong pagpapalain. Adventist man o hindi, magiging pagpapala ito sa lahat. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Pinapanalangin namin muli ang banal na Espiritu na siyang mga ngasiwa lulukob sa estudyong ito. Inyong pagpapalain ang aming gagawin, ang aming lahat na equipment, inyong tulungan na magawa namin ang lahat na kailangan namin gagawin sa inyong gawain. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, bago po tayo magpasimula sa ating talakayan o topic ngayong gabi, ay ang topic natin ngayon ay patungkol ito sa lesson review. Marami po tayong mga paksa na ating tatalakayin sa estudyong ito. Kahapon ating pinag-aralan ang baptism. Ngayon ay ang lesson review na ginagamit natin sa ating Sabbath school lesson sa mga churches. Napag-isipan kong gagawin dito sa studio ang lesson sa araw ng Martes para pagka Miyerkules, ma-upload na siya sa YouTube, available na siyang mapag-aralan sa mga kapatid. Gusto din naming makabahagi sa aming mga pagtuturo sa mga iglesia na hindi lang sa iglesia namin kundi sa buong mundo. So may mga turo kami na ilalagay sa YouTube every Wednesday. At naway, kung gusto ninyong masubaybayan ang aming mga turo sa ating lesson study, abangan lang ninyo sa YouTube at magkakaroon na kayo. Bukas, ating pag-aralan naman ang mga parabola. No, ang ating topic dito sa studyong ito, holistic, lahat ng teaching ng Panginoon. Kasi ang ating studio, this is about the gospel of Jesus Christ. At hindi lang nakapokus sa isang turo, ang katuruan ng Panginoon, broad teaching ang ating dadalhin sa studyong ito. At aming ninanais na kayong lahat makikinabang, no? At gusto namin na ang salita ng Panginoon magiging sagana sa lahat sapagkat maraming nauuhaw sa salita ng Panginoon. Gusto namin na ang sanlibutan mabibigyang babala, mahanda ang inyong buhay sa pagdating ng ang ating Panginoon. Kung naghahanda kami dito, kayo din, no? At ngayon dadako na tayo, pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral sa topic natin ngayon, ang pananampalataya ni Abraham. Pero baka makalimutan ko, nais kong batiin ang lahat ng nanonood ngayon sa buong mundo, no? Sa may mga nag-comments na sa aming ginagawang topic kagabi, no? Sa Israel at sa Kuwait o sa ibang bansa, no? Ibang bansa. Amin namang batiin ngayon ang mga nanonood sa Qatar, no? Si Sister Sally ay bago lang po kami nakabalik sa pagre-record ngayon na may patuloy kayong manunood, no? Sa ating binabati din lahat nating mga kaibigan sa Qatar, mga Adventist sa Qatar at sa Kuwait, no? Kayo talaga ang pinakababuti kong paborito kong batiin sapagkat kayo ay katuwang ko sa gawaing ito, no? Si Brother Nelson, baka magamit ninyo sa church ang ating lesson study, no? At si Sister Liz Mara, no? Si Sister Karen, Sister, ito yung ating lesson study. At si Sister Wilma. At sa lahat pa nating mga kapatid dyan sa Kuwait, no? Sa ganun din sa Japan. Sa alam ko si Sister Gloria, siguro ang pumunta na kayo sa Pilipinas ngayong araw na ito. At si Joy Martinez at sa iba pa nating mga kaibigan dyan sa Japan, no? Si Risa, at alam ko na malapit ka na mababaptize at sana nakita mo ang ating simbahan dyan sa Tokyo.
Patuloy kayong subay, patuloy lang kayong sumabaybay sa ating mga programa kasi pagsikapan namin sa bawat kapanahunan na magiging mahanda ang mga mensahe, dadalhin namin sa YouTube at sa Facebook ang mga mensahe na aming magagawa. Ngayon dadako tayo sa ating paksa. May kinalaman ito sa pananampalataya ni Abraham. Ang ating lesson review, nakapokus siya sa aklat ng Romans. At ang mga sulat ni Apostol Pablo, may babala po si Apostol Pedro sa kanyang sulat sa 2 Pedro 3. Kung inyong babasahin yung mga bersikulo, may mga nagbigay babala si Apostol Pedro na ang sulat, dahil sa karunungan na binigay sa kanya, may mga sulat si Apostol Pablo na mahirap unawain. At kahit kami na mga guro, nahirapan kaming mag-reconcile sa mga turo o katuruan ni Apostol Pablo patungkol sa kaligtasan, no? Kasi kung hindi mo ipag-ayusin ang mga talata na kanyang mga sulat, para bang nagiging bias ang kanyang teaching, pero sa tulong ng Panginoon, maaayos natin ito. No? At atin itong i-reconcile bawat katuruan ni Apostol Pablo patungkol sa justification and sanctification. May mga turo si Apostol Pablo na mahirap unawain patungkol sa pananalita o turo niya patungkol sa pag-aaring ganap o faith, no, yung justified by faith, yung ang justification niya na turo, para bang makikita natin na yun na yung buong saklaw ng kaligtasan. Pero ang justification, kabahagi lang yan sa kaligtasan na inaalok ng Panginoon, sapagkat hindi lang ang kaligtasan natatapos sa justification, mayroon pang isang bahagi, isang larawan na dapat magagampanan ng tao, at ito po yung sanctification. At pinapaliwanag din yun ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Kaya nga, mapapansin ninyo, ibibigay ko din ang background sa aklat ng Romans. Ang aklat ng Romans ay sinusulatan po ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Roma, at mayroon pong problema sa iglesyang niyan. Kasapagkat karamihan sa mga Hudyo na membro ng iglesia sa Roma, ayaw nilang tanggapin ang mga Gentiles na hindi circumcised. At ito pong inaayos ni Apostol Pablo ang mga suliranin patungkol sa mga ugali ng mga Hudyo. Kasi ang kanilang paniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Kaya nga, kung hindi natin maintindihan ang background, no, ano ang suliranin, bakit sinulatan sila ni Apostol Pablo ng ganitong mga paliwanag, sapagkat mayroon pong mga problema. Kaya nga, inaayos ni Apostol Pablo, nakapokus siya na ang pag-aaring ganap, hindi po ito sa pamamagitan ng gawa, kundi ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya nga atin itong pag-aralan. Pero hindi nangangahulugan na ang kautosan ay walang kabuluhan at hindi kailangan. Kaya nga atin po itong pag-aralan. Ngayon, dadako tayo sa ating lesson. Ngayong gabi, ang pamagat niya, The Faith of Abraham, ang pananampalataya ni Abraham. Kung ating titingnan, no, ating unang slides, napapansin ninyo ang reforma ni Martin Luther. At ito yung celebration ngayon sa mga evangelicals at sa Pope ngayon, di ba? Ito yung mayroon silang celebration ngayon sa sineselebrate nila ang 500 years na reformation na ginagawa ni Martin Luther. At si Martin Luther, nang ini-impose ng papacy ang tinatawag na indulgences, tinuturo nila sa panahon ni Martin Luther yung indulgence, ay kinukontra ito ni Martin Luther. At sa kanyang pagkukontra dito, may mga thesis siya na kanyang nilalagay mismo sa pintuan ng simbahan. At itong mga pag-aaral niya, pinatunayan niya na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng indulhensya, hindi sa pamamagitan ng pagbibabayad para ang tao maliligtas, hindi sa pamamagitan ng pagsakripisyo upang ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Kundi sa thesis na ginagawa ni Martin Luther, kanyang pinapatunayan na sangayon sa nakasulat sa Biblia, ang kaligtasan ay sa pamamagitan sa pananampalataya lamang. No? At kanyang pinag-aralan ang aklat ng Romans. Ating sinama si Martin Luther sapagkat pinag-aralan ni Martin Luther ang aklat ng Roma. At di ito po ang kanyang ginagamit kung paano niya kinukontra ang turo ng Catholicism na wala sa Biblia patungkol sa indulgences.
Now, 500 years later, the heirs of the Reformation still study the book of Romans, no, to understand the foundation of salvation, faith in Jesus Christ. Kasi ang fondasyon sa kaligtasan, ito po hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi ito po sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. At ito po yung ating intindihin ngayong gabi, unawain natin ngayon, saan ba ang una sa kaligtasan, pananampalataya o gawa? Pero ang kaligtasan, hindi po yun pwedeng ipaghiwalay ang dalawa. No? Ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, no? Pero si Kristo, kung ating tatanungin ang Biblia, may mga turo din si Kristo na hindi din pwede ang pananampalataya na walang gawa. No? Pag, saan ba natin mababasa? Hindi ko lang nalagay sa screen. Pero kung inyong babasahin ang Juan 14:12 o 12:14 kung hindi ako nagkamali, no? Sabi ni Jesus Christ, ang sumasampalataya sa akin, gagawin naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At walang gawa si Jesus Christ na kumukontra sa gawa sa kautusan. Kasi si Jesus, when Jesus came, no, he obeyed the law. Now ngayon, this week we'll study the believers before Jesus. This week we'll study how the believers before Jesus were saved in the same way we are saved today. Kaya nga sa ating lesson, ating tatalakayan ngayon, ating pag-aralan ngayong linggo, no, paano ba ang mananampalataya maliligtas sa harapan ng Panginoon? Paano ba tayo maliligtas ngayon, no? Dadako tayo. And we also study how the law and salvation are related to each other in the writing of Paul, no? Ito yung ating iiusin ito, no? Paano ba ang pag-aaral natin sa kautusan at kaligtasan na magka-relasyon? Hindi ang kautusan ba, mayroon ba itong relasyon sa kaligtasan? At ang kaligtasan, kailangan ba ang kautusan? Ito yung ating itatalakay sangayon sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma. Kasi ang ating lesson, nakapokus siya sa aklat ng Roma. Ating pag-aralan din mga kapatid, ngayong gabi, ito yung mga subtopic na ating pag-aralan, dalawang subtopic, law and faith. No? At mababasa natin yan sa Romans 3:31. At saka tapos rule of the law. Ito yung dalawang subtopic. Pero sa laws and faith, dalawa po ang ating pag-aralan dyan. Ang pananampalataya ni Abraham na nakasulat sa Roma 4 at ang pananampalataya naman ni David na nakasulat sa 4:6-8. So ito yung tinatalakay ni Apostol Pablo. Sa rule of the law, atin din itong reconcile mamaya. Abangan ninyo ang mga detalye na ating tatalakayin. The role of the law and the promise, mababasa natin yan sa Romans 4:9-17, law and salvation, Galatians 3:21-23, law and sin, no? At ating yang ano, mababasa natin sa Roma 3:20. Ngayon nating dadako tayo ngayon sa unang subtopic natin, ang pananampalataya ni Abraham. No, ating pag-aralan itong pananampalataya ni Abraham. Sabi dito sa sulat sa Roma 4:3, no? For what does the scripture says? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. No, ang sabi sa Roma 4:3, ano ba ang sinasabi ng kasulatan? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Nang nananampalataya si Abraham sa Diyos, oh, nang siya po'y naniniwala, when he believed God, ay ibinibilang ng Diyos na katuwiran ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Nang ating titingnan, ang Romans 3:21 explains that faith and law are not mutually exclusive. Faith confirmed the law. Igagawin natin itong malinaw na hindi po winawalan natin dito ng halaga ang kautusan dahil sa pananampalataya. Kasi anong sabi, sulat niya sa 3:31, sabi ni Pablo, winawalan ba natin ng kabuluhan ang kautusan dahil sa pananampalataya? Hindi, sabi ni Apostol Pablo, kung di pinagtibay pa natin ang kautusan. No, sa ating pagpaliwanag dito, hindi po natin pinaghiwalay itong dalawa. Kung di sinisettle down natin ang bawat problema na nangyayari doon sa Roma. Kaya, pero pinapaliwanag ni Pablo, kaya nga nagkakaroon ng problema sa Roma ay gustong
sisirain ni Apostol Pablo ang pundasyon na pananampalataya ng mga Christian Jew, kasi maraming mga Kristiyano na, mga Jew na nagiging Christian. Pero ang kanilang paniniwala sa ceremonial teaching na kailangan i-circumcise ang mananampalataya ay daladala nila nung sila'y nagiging Christian. Kaya nga hindi nila pahintulutan papasok sa iglesia ang mga walang tuli. Kaya ito yung sinisira ni Apostol Pablo ang pundasyon ng pananampalataya. Kaya nga sabi niya, si Abraham, nung nananampalataya siya sa Diyos, inaari siyang ito'y katuwiran sa kanya. Kaya ito yung sulat ni Apostol Pablo dito. Now, Paul uses the example of Abraham to explain this point. No? Sabi niya dito, Abraham received justification by faith, not by works. He was still an uncircumcised Gentile when he was saved, because the Israelites nation didn't exist yet. That contradicted those who taught that Christian had to become Jew to be saved. Kaya nga ito yung paliwanag ng ating lesson, na mapapansin ninyo, ibinibilang si ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya, binibilang ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya na siya po'y nagiging matuwid nung siya ay nananampalataya sa Diyos. Na bagamat si Abraham, Gentile pa siya, hindi din siya tuli. Kasi nung tinawagan si Abraham, hindi siya tuli. No? At hindi din siya Jew sa kanyang kapanahunan, sapagkat si Abraham, siya ang pinagmulan ng pagiging tuli. Kaya nga, mapapansin ninyo, paano ba siya nagiging matuwid sa harapan ng Panginoon nung siya nananampalataya? At atin pong pag-aralan mamaya, alin ba dito ang una? Na ibibilang tayo ng Panginoon sa katuwiran. Ito ba'y una ang ating mga gawa o una ang pananampalataya? Now, kagabi ating pinag-aralan kagabi yung relationship between the moral law and ceremonial law. Ating pag-aralan ang pagkakaiba, kasi ang kautusan na moral, hindi po ito magiging tagapagligtas natin at hindi po ito makapagliligtas sa atin. Ang ceremonial law, doon po tinuturo ng Diyos kung paano ang solusyon sa kasalanan. Ang tagapagligtas natin, si Jesus Christ, hindi ang law. Kaya nga pinapaliwanag ni Apostol Pablo ang pagkakaiba ni Kristo, no, at sa kautusan. At sana magiging malinaw 'yan. Nung nananampalataya si Apostol si Abraham sa tagapagligtas, ibinibilang itong righteousness para sa kanya. Pero atin ding i-reconcile ang ibang mga sulat sa Biblia, katulad sa sulat ni Santiago. Si Santiago, mayroon siyang sulat eh. At gusto ko ring maintindihan natin na sa ating pagturo dito sa estudyong ito, hindi natin pwedeng ipaghiwalay ang pananampalataya at gawa. Magkaakibat po itong dalawa. No? Kung gusto ninyo ang pananampalataya na magdadala sa kaligtasan, wag ninyong ipaghiwalay ang faith at saka works. Kasi mayroong sulat si Apostol Pablo na the faith that saved, yung pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Huh? Sabi niya dito, sabi ni Santiago sa kanyang sulat sa 2:20, datapwat ibig mo bagang malaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang gawa baog. So mapapansin mo, bagamat naligligtas si Abraham sa pananampalataya, pero pagkatapos niyang inaaring gana, o pagkatapos niyang itinuturing na ito'y katuwiran sa kanya, ay kasunod sa kanyang pananampalataya, may kasunod ay ang mabubuting gawa. Ito po yung proseso sa kaligtasan. Ang una sa kaligtasan ay ang pananampalataya. Pero pagkatapos sa mga taong nananampalataya, ay doon kanya. Kaya nga ang mga tao, may mga sulat si Apostol Pablo sa Biblia, we are saved by faith, but we are judged by work. At ito po yung katotohanan. Kasi hindi po pwede na pananampalataya lang. Saan po natin mababasa? Sa 21, hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng damana. No? Hindi ba? Saan ba si Abraham inaaring ganap? Sa pamamagitan ng kanyang mga gawa din, na ng araw na inihandog niya ang kanyang anak sa ibabaw ng damana.
No, ang pananampalataya, ito yung pananampalataya na nagliligtas. Kapag ang pananampalataya lang, walang kaakibat na gawa, ay disgrasya po yan. No, hindi po pwede yan sa... Kung ating pag-aralan, kasi ang ating pag-aaral ngayon, this is holistic explanation, ating sinasama ang magkaiba't ibang bahagi ng Biblia, no? At pag ating basihan lang ay sa Roma, para bang ang kaligtasan ay hindi na kailangan ng gawa. Hindi po ganun. Kasi hindi lang nakabatay ang kaligtasan sa aklat ng Roma. Kung di ang kaligtasan, titingnan natin itong buong kabuuan, ang buong Biblia na magka-synchronize o magka-katugma. At ito, titingnan natin. Si Abraham, itinuturing siyang katuwiran sa kanya nung siya ay nananampalataya. Pero si Abraham, itinuturing bang matuwid lamang sa pananampalataya lamang? Hindi ba niya sinunod ang kautusan? Kung ating babasahin ang Genesis 26 verse 5, ito yung sinasabi ng Diyos patungkol kay Abraham. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin. Ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, ang aking mga kautusan. No, mapapansin ninyo, inaari bang ganap si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya lang? O tiningnan ng Panginoon ang kanyang mga gawa? That's why he conclude that Abraham saved only by faith alone. No. Ang pananampalataya ni Abraham, hindi po yun sapat. Kaya nga, sinubukan ng Diyos si Abraham. Pero nang sinunod ni Abraham ang tinig ng Diyos, doon napatunayan ng Diyos. No? Ang pananampalataya na mayroong gawa, ito yung pananampalataya na magliligtas. No? Kaya sana nagiging malinaw. Kaya nga sabi ng Diyos, o sabi ni, you know, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig. O kung, for example, mayroon siyang pananampalataya pero hindi niya sinunod ang tinig. Ang pananampalataya ba yan makapagliligtas? Ginanap ang bilin, ang kaaking mga utos, ang aking mga palantuntunan at kautusan. Kaya mapapansin ninyo, ang pananampalataya lamang hindi po yun sapat. At titingnan ng Diyos. Kaya nga, ang kaligtasan, we are saved by faith, but we are judged by the law. Hindi pwede na, kaya nga, ang larawan ng buong kaligtasan, hindi po yun pwedeng ipaghiwalay ang dalawa. Kung tayo po'y ang pananampalataya na magdadala ng kaligtasan, ito po yung combination of two, no? Faith and sanctification. Justification and sanctification. Ito yung paglilingkod na magdadala sa atin sa kaligtasan. Magiging banal tayo kapag tayo'y sumunod sa kautusan. Pero kapag hindi tayo sumunod sa kautusan, magiging makasalanan tayo. Kaya nga, nakikita natin ang larawan ni Abraham. No? Atin pang titingnan. Sa Episo, titingnan ninyo yung Episo. Karamihan sa mga Protestant o mga nagtuturo patungkol sa kaligtasan ay ang kanilang binabasa sa aklat na ni Apostol Pablo ay ang Episo 2 at saka 9 bilang. At tinitigil na nila, tinuturo na nila na ang kaligtasan ay sa pananampalataya lang. Pero ating titingnan ang talata sa Episo 2:8 at saka 9. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmamapuri. Na mapapansin ninyo, karamihan sa nagbabasa dito, at totoo po ito, at ang bahagi na pinapaliwanag ni Apostol Pablo, no, kung ating pag-aralan po ito ng malalim, ito po'y tinatawag na justification. Ang paglapit mo sa Panginoon, ang justification, ito po sa Tagalog, tinatawag po yun na pag-aaring ganap. O mahirap pa rin unawain yung salitang pag-aaring ganap. Ano ba yung brother yun, yung pag-aaring ganap? Ang pag-aaring ganap, ito po'y kapatawaran ng kasalanan. Ang ibig sabihin ng pag-aaring ganap, ito ang justification, ito po'y pag-aaring ganap o kapatawaran ng ano. Ang ibig sabihin, ito pong ang isang makasalanan, lalapit ka sa Diyos at lilinisin ka ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, hindi sa iyong mga gawa. Lilinisin, patatawarin ka niya. Ang pagpapatawad ng Panginoon ay hindi nangangailangan ng gawa.
Pero kapag ating babasahin ang kasunod na talata, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Karamihan sa nag-aaral sa kaligtasan, hanggang 9 lang sila. At sasabihin na nila, hindi na kailangan ang kautusan. Pero ating babasahin ang 10. No? Kasi magkasunod yan. Kapag ating babasahin ang 10, sa patuloy, kanyang gawa. Tayo'y kawang ng Diyos, ginaan ni at ulitin natin, sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. No? Ang isa palang taong ililigtas ng Diyos, lalapit ang isang taong makasalanan, walang hindi kailangan ang sakripisyo, hindi kailangan ang gawa. Pagkatapos, lilinisin siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, aariin siyang ganap, patawarin ang kanyang kasalanan, at pagkatapos, iaatang sa kanya ng Panginoon, no? Sa mayroong plano na ang Panginoon sa kanya, no? Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Patuloy ng gagalaw ang Panginoon sa ating buhay, manahan na ang banal na Espiritu sa atin, no? Nilalang na tayo na bago kay Kristo Jesus para sa ano? Para sa mabubuting gawa. Na napapansin ba ninyo ang kaligtasan natapos ba sa pananampalataya? Hindi. Mayroong iniatang ang Panginoon na mabubuting gawa na ating gagawin katulad ni Abraham. No, kaya nga ating sinisettle down ito kasi maraming nag-aaral sa aklat ng Roma, ipinag-aralan nila ang grasya, ang kaligtasan sa pananampalataya, tinakwil nila ang kautusan, ang nangyayari na didisgrasya. Kasi ang sabi nila, hindi na kailangan ang mabubuting gawa. Ligtas na tayo sa pananampalataya yan, sa pananampalataya lang. Kaya nga sa ating, pero amin itong tinuturo kasi hindi pwedeng ipaghiwalay ninyo ang 8 at saka 9 at saka 10. Ang 8 at 9 ng Epeso, ito po'y about justification. Pero ang verse 10, this is about another step of salvation and this is about sanctification. Kasi pagkatapos kang lilinisin at patatawarin, ay mayroong mabubuting gawa na ipapagawa sa iyo ng Panginoon na inihanda ng Diyos upang siya nating lakaran. Magbigay ako sa iyo ng halimbawa sa mga taong pinatawad ng Diyos sa Biblia, si Mary Magdalene. Diba? Paano ba pinatawad si Mary Magdalene? Nagsakripisyo ba siya? Nag-indulinsya ba siya? O nagpalo ba siya sa kanyang sarili? Hindi. No, nang dinala si Mary Magdalene sa ating Panginoon upang batuhin. Pero ang ginawa ng Panginoon, sabi ng mga Pariseo, ang babaeng ito nahuli sa akto ng pangangalo niya at sa batas ni Moses, sinong mahuli sa akto ng mga pangangalo niya, batuhin siya hanggang mamatay. Ito yung nakasulat sa kanilang sibilo. Pero anong sabi si Jesus, hindi niya pwedeng ipagtanggol si Mary sapagkat yan ang nakasulat sa batas sa seremonya sa sibilo. So ang ginawa ni Jesus, umupo siya, sumulat siya sa kanyang daliri doon sa buhangin. Sinulat niya lahat ng mga kasalanan ng nag-akusa sa kanya. Sabi ni Jesus, sino man sa inyo walang kasalanan ang unang bumato. Pero nung lahat sila na nag-akusa, mayroon ding mga kasalanan, umalis isa-isa hanggang walang natitira. Sinabi ni Jesus sa babae, babae, mayroon bang humahatol sa iyo? Sabi ni Mary Magdalene, wala, Panginoon. Sabi din ni Jesus, ako man ay hindi hahatol sa iyo. Anong sabi ni Jesus? Go and sin no more. Mapapansin ninyo, si Mary Magdalene, isang makasalanan, lumapit sa Panginoon by accident, hinuli lang siya para patayin, pero dinala sa paanan ng Panginoon. Pero nilinis siya ng Panginoon, pinapatawad ang kanyang kasalanan. No, mapapansin ninyo, pagkatapos niya pinapatawad sa kasalanan, anong sabi ng Panginoon kay Mary Magdalene? Go and sin no more. Anong ibig sabihin nun? Aalis ka, huwag ka nang lalabag uli sa kautusan. Sapagkat sa Biblia, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Sin no more means keeping the law. Yan ang katotohanan. Kaya nga, mapapansin ninyo, pagkatapos niligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya at biyaya, pagkatapos noon sa verse 10, mayroong mabubuting gawa na dapat nating gagawin. Kaya nga, hindi po pwedeng ipaghiwalay ang pananampalataya at gawa. Hindi natin pwedeng ipaghiwalay ang justification at sanctification. Magkakaibang paliwanag po yan. Pero sa kaligtasan, una ang justification.
Una ang pagpapatawad at paglilinis ng Diyos sa isang taong makasalanan. At pagkatapos lilinisin ang isang taong makasalanan, mayroong mabubuting gawa na palalakaran ng Diyos na inihanda na ito ng Diyos noong una pa. No, mapapansin kaya na nagiging malinaw na ang kaligtasan na ating ano ngayon. Dito tayo sa pananampalataya ni David. No, atin ang napag-aralan ang kay Abraham. Hindi lang pala si Abraham natatapos sa pananampalataya sa kanyang pag-aaring ganap. Hindi lang siya natatapos doon. Mayroon din palang gawa na ginagawa si Abraham at sinunod niya ang kautusan ng Diyos. Kaya nga nagiging malinaw na ang ating talakayan ngayon. So si David naman, the faith, dito tayo sa pananampalataya ni David. Just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteous apart from the law, the works. Na mapapansin ni sulat ito ni Apostol Pablo saan? Sa Roma 4:6. Napapansin ba ninyo si David, nagkakasala siya sa harapan ng Panginoon. Ano bang kasalanan ni David? Nang agaw siya ng asawa. No? Isa sa kanyang kasundaluha, isang sa kanyang sundalo si Uriah. At habang si Uriah nasa digmaan, siya sa palasyo, walang ginagawa. Pasilip-silip siya sa kanyang palasyo sa labas. Nakikita niya ang asawa ng kanyang sundalo. At nung nakikita niyang naliligo, magandang babae, pinatawag, inutusan niya ang kanyang katulong, pinapunta niya sa kanyang tahanan. At ano, siya po'y nangangalunya sa asawa ng kanyang sundalo. At hindi lang yan, nagbubunga pa ng ibang plano na patayin si Uriah. No? At nung pinatay na niya si Uriah, ang kanyang sundalo, inutusan ng Panginoon ang isang propeta na si Nathan. No? Kaya nga, nung nakita ni David ang kanyang kasalanan, ano ang kanyang ginagawa? Mayroon ba siyang gawa ng sakripisyo para mabayaran ang iyang kanyang kasalanan? O lumapit siya sa Panginoon na inaamin niya ang kanyang kalagayan bilang makasalanan. Kaya pagbabasahin ninyo yung Psalms 51, iyan po yung pagsisisi ni David. Sa sulat ni Apostol Pablo, ay pinapatawad si David dahil sa pananampalataya lang, hindi sa pamamagitan ng gawa. Kaya nga kung ating babasahin yung Romans 4, pinapaliwanag, nakapokus si Apostol Pablo doon, na ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan, ito po'y hindi sa pamamagitan ng gawa. At totoo po yan. Hindi ko kukontrahin yan, yan ang isa sa katotohanan na gusto ko ring ituturo. Na kapag ang isang taong makasalanan, kapag ang isang tao gustong maliligtas, maraming mga tao na maraming bisyo. At sabi nila, saka na ako maglilingkod sa Diyos kapag maalis ko na ang aking bisyo. At ito yung isang malaking pagkakamali sapagkat ito po yung totoo, mamatay ka na lang. No, hindi mo kayang linisin ang iyong buhay sapagkat sabi ni Jesus Christ, kung wala ako, wala kayong magagawa. Karamihan sa mga makasalanan sa Biblia, nung sila'y nagkakasala, hindi inaayos nila ang kanilang problema, hindi sa kanilang mga gawa. Ano man ang inyong kalagayan ngayon, humakbang kayo sa paglapit sa Diyos. Kung mayroon kayong mga bisyo na hindi ninyo kayang alisin, oh, ang Diyos, tutulungan kayo ng Panginoon, maalis ang inyong kahinaan. Lalapit kayo sa Kanya, luluhod sa Kanya. Si Mary Magdalene, ay ganun din ang nangyayari. No? Gusto niyang baguhin ang kanyang sarili, pero napatunayan niyang wala siyang magagawa. Pero isang araw, no, ay nang nagka-encounter sila, when Mary and Jesus encountered at that day, tinulungan siya ng Panginoon. Tayo'y hindi natin magagawa ang mabuting mga bagay na wala ang tulong sa Panginoon. Kasi bihasa na tayo. No? Ang ating mga pag-iisip, ang ating puso, bihasa na ito sa kasalanan. Ang gusto ng Diyos, anuman ang inyong kalagayan, malilinis yan kapag tayo lalapit sa ating tagapagligtas. At ito'y mapapatawad ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa. Kung hindi ito'y sa pananampalataya. Ito po yung ginawa ni David. How could David be free from his sin? No, paano ba nalilinis yung kanyang kasalanan? Yung malaki niyang kasalanan. If he had thought that he was justified by works, he would have tormented himself. Maybe he could made many pilgrimages or sacrifice thousands of animals. Kung babayaran ni David ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng gawa, ay siguro libu-libong mga hayop ang ihahandog niya sa Panginoon. O malayong lalakbayin ang kanyang gagawin. Diba?
Pero mapapansin ninyo, nung si David ay nakikita niya ang kanyang kasalanan, ano ang kanyang ginagawa? Ang ginagawa ni David, lumapit siya sa Panginoon. Humingi siya ng tawad at sinserong pagsisisi. Yung repentance, ang ibig sabihin ng yung pagsisisi, yung pagkalungkot sa kasalanan. At dahilan sa iyong kapagkalungkot sa kasalanan ay hindi mo na ito uulitin. Talikuran mo na ito. Yan po ang ibig sabihin ng repentance. Ang real repentance, yan po ang na hindi mo na uulitin. Pero kapag ang tao na nagsisisi ay natutuwa, nagiging masaya siya sa gawa niyang kasalanan, gusto niyang balikan, hindi po yun repentance. No? Wala pong kabuluhan yan kasi hindi mo iiwanan yan. Kaya nga, hindi po yun ang pagsisisi na magdala sa pagkaligtas. Ang pagsisisi na magdala sa kaligtasan, yung iniwanan mo na at hindi mo na inuulit. At katulad ni David, pagkatapos niyang nagsisisi, pinatawad siya ng Panginoon, inuulit pa ma di David na nanangangalunya siya. Wala. At nung, alam ninyo, kailan si David itinuturing ng Panginoon, a man after God's own heart? Kung titingnan ninyo ang records, kailan ba siya itinuturing ng Panginoon na a man after God's own heart? Nung pagkatapos niya nagkasala at pinatawad. Ganun po ang kalagayan ni David. Hindi po yung during sa kanyang kabataan na hindi sumusunod at walang kasalanan. Ang Panginoon, once na siya magpapatawad, mayroon pong karakter ang ating characteristic ang ating Panginoon na kapag siya ay nagpapatawad, kinalimutan ang kasalanan. Pero tayong mga tao hindi pwede. No? Pinatawad na natin pero hindi na mababalik ang relasyon. Mayroon ng hangganan pero ang Diyos wala. Ito po yung nakikita ko sa Biblia ang ugali ng ating Panginoon. Once siya magpapatawad, hindi na niya alalahanin ang iyong kasalanan. At tinitingnan ka ngayon sa iyo, tinitingnan ka na niya bilang bagong linalang sa kanya. No? Sabi niya, he knew that only God could forgive him by grace alone. Alam ni David na ang Diyos lamang ang makapagpatawad sa kanyang kasalanan at wala nang iba. Na mapapansin ninyo si David at ito yung natin. Babasahin natin ang supporting text patungkol sa buhay ni David. Sabi niya, ito yung isa sa panalangin ni David. 119:41. Ano bang una sa kaligtasan? Kasi ang ating pag-aralan ngayon ay patungkol sa pag-aaring ganap, kapatawaran ng Diyos. No? Ang justification is one part of salvation lang yan. Pagkatapos sa justification, ang requirements, ang gusto ng Panginoon, lalakad ka sa sanctified life, banal na buhay pagkatapos kanya patatawarin. Ating titingnan ang mga awit 119 verse 41. Sabi ni David, padatingin mo rin sa akin ang iyong kagandahang loob, O Panginoon. Sa makatuwid bagay ang iyong kaligtasan ayon sa iyong salita. Ito yung panalangin ni David nung siya ay nagkakasala. Sabi niya, padatingin mo rin sa akin ang iyong kagandahang loob, ang iyong kapatawaran, ang iyong awa. At sabi niya, ang iyong kagandahang loob o Panginoon, sa makatuwid bagay ang iyong kaligtasan. Kasi ako ngayon ay isang makasalanan o under ako sa iyong sumpa. No? At kung hindi ako patatawarin, mamamatay ako. Sabi ni David, padatingin mo rin sa akin ang iyong kagandahang loob, yung kanyang habag, yung iyong kaligtasan. No? Ayon sa iyong salita. Pagkatitingnan ninyo yung 41 yun ha, titingnan natin verse 41, atin titingnan ang 44. Pagkatapos ni David patawarin sa kanyang kasalanan, ano ang pagkatapos? Sabi niya dito sa 44, gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi magpakailan kailanman. Now, napapansin ba ninyo si David? Pinatawad siya sa ng Panginoon hindi sa pamamagitan ng gawa. Ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Pero pagkatapos sa pananampalataya, tumitigil ba si David, no? Na pananampalataya lang, walang gawa? Hindi. Now, napapansin ba ninyo Old Testament teaching ito? Kaya nga mapapansin ninyo Old Testament and New Testament teaching the same teaching. Na pagkatapos matatanggap ang buhay na
pagkatapos i-justified ka ng Panginoon, the next steps of salvation is sanctification. Pagkatapos mo patatawarin, lilinisin ng Diyos, pagkatapos, ilalaan ka sa Diyos sa mabubuting gawa. Mapapansin mo yung 44, gayon ko susundin ang iyong kautusan palagi magpakailan-kailanman. At ito'y totoong nangyayari sa panahon ni David. Pagkatapos niya, pinatawad ng Diyos, nililinis siya ng Panginoon. Kung yung papansinin yung kanyang pagsisisi sa chapter 51, pinatawad siya ng Diyos, nililinis siya. Nangako si David na susundin na niya ang kautusan palagi magpakailan-kailanman. At sa buong buhay ni David, hindi na siya nagkakasala muli. Kasi si David nagsisisi ng kanyang kasalanan. Sabi niya, at lalakad ako sa kalayaan sapagkat aking ginanap ang iyong tuntunin. Alam niyo ang mga taong sumunod sa kautusan, lumalakad sa kalayaan. Saan kalayaan? Kalayaan mula sa kasalanan. Ang taong malaya sa kasalanan ay yung mga taong lumalakad sa kanyang kautusan. Kaya nga mayroong sulat si sa Revelation, narito ang pagtiyaga ng mga banal na siyang nagsisitupad sa mga utos ng Diyos. Ganon din ang nangyayari kay David. No? Kaya nga ang unang step sa kaligtasan, ang isang makasalanan lalapit sa Diyos, upang humingi ng tawad para patawarin, lilinisin ka ng Diyos. Pagkatapos mong lilinisin, saka ka nasusunod sa kautusan. Kaya nga, ang una, pananampalataya, pagkatapos ay ang kautusan. Maraming mga taong nadidisgrasya, lalo na sa mga Protestant churches, na ang kanilang turo ay pananampalataya na lang, walang gawa. Hindi po yun ang turo ng buong Biblia, sapagkat magkaakibat po yan. Kung tayo'y mananampalataya kay Kristo, si Kristo ituturo niya ang kautusan. Sapagkat kung wala ang kautusan, kung hindi natin susundin ang kautusan, babalik tayo sa kasalanan. Kasi ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Babasahin ko ang 46. Ako na may nagsasalita sa iyong mapatutuo sa harap ng mga hari. Nagwi-witness na si David. At hindi ako mapapahiya. At ako'y naaaliw sa iyong mga utos na aking iniibig. No? Naaaliw na siya sa utos ng Diyos na minamahal niya. Nakakaroon na ng relationship ngayon. Alam niyo ang relationship natin sa Diyos? It can be done by keeping the law. Kapag tayo'y magiging masunurin sa kautusan ng Diyos, ang ating relasyon sa Diyos mananagana. At ang ating pag-ibig lumalago. Kasi habang tayo'y sumusunod sa kanyang kautusan, lalo tayong mamahalin ng Diyos. Kung inyong babasahin yung John 14, no? Babasahin ninyo yung 20 to 21. Sabi niya, ang umiibig sa akin ay ang tumutupad ng aking mga utos, no? 14, 15 at saka 21 to 23, no? Kayo na lang magbabasa diyan. Ngayon dito tayo sa kasunod. Kaya nga dito tayo sa pangalawang subtopic na the law and the promise. Kagabi ating pinag-aralan kagabi yung moral law at saka ceremonial law. Mayroon pong pagkakaiba ang law at saka yung pangako. Kasi ang pangako kasi doon sa ceremonial law. Ang tagapagligtas kasi hindi doon sa moral law, kundi doon sa ceremonial law. Siguro ating naintindihan kasi ang lumalabag sa moral law nagkakasala. Pero binigay ng Panginoon ang ceremonial law, doon ang pangako, tagapagligtas na darating si Jesus Christ. Ang pangako niya doon sa tagapagligtas. Ang pangako ng Diyos, hindi doon sa kautusan na kanyang binibigay. Mayroon kasing pagkakaiba, wala kang mababasa sa buong Biblia na ang kautusan tagapagligtas. Atin pong linawin yan ngayong gabi. Kahit basahin mo ang buong Biblia, hindi mangyayari na ang kautusan tagapagligtas. Kasi ang kautusan, katulad lang siya ng salamin. No? Standard lang siya at of righteousness. Kung gusto mong gagawin ang matuwid, ito yung pamantayan. Ito yung standard ng righteousness. Kung gusto mong magiging matuwid, itong gagawin mo. Ito yung mga seeds of laws na iyong gagawin. At magiging payapa ka dito. Wala kang kasalanan. Pero kung sakaling lalabagin mo ito, hindi ito makakalinis ng iyong kasalanan. Hindi ka mapapatawad kung kahit iyong gagawin ito. Ang magpapatawad sa iyo, ang pangako, hindi sa kautusan, kundi sa tagapagligtas na darating. Kaya nga, pababasahin yan, for the promise that would be heirs of the world was not to Abraham to his seed through the law, but through the righteousness of faith and of those
who are of the law are his faith is made void and promise made of no effect. Sabi niya dito, sabi ni sa sulat ni Apostol Pablo sa 4:13, sabi niya kung ang pangako ng Panginoon na sa kanyang binhi ay sa pangako ng Panginoon kay Abraham at sa kanyang binhi ay sa kautusan, no? May pinangakuan sila sa pamamagitan ng kautusan kapag sila ay magiging masunurin, no? Pero ang pangako ng Panginoon hindi sa kautusan kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi niya dito, for the law is her faith. Sabi niya ang pananampalataya magiging walang kabuluhan, walang epekto ang pananampalataya. Pinapaliwanag ni Apostol Pablo na ang pangako hindi sa moral law. Ang pangako na darating na mayroong darating na tagapagligtas. Kapag kayo'y mananampalataya sa tagapagligtas na darating, ito po yung maglilinis ng kasalanan sa moral law. No, nakukuha ninyo ang pagkakaiba? Kaya nga, pinapaliwanag ni Apostol Pablo, kayong mga Israelita na nagiging mga Kristiyano, gusto ninyong magiging justified by keeping the law. Hindi po tayo malilinis sa ating kasamaan sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kautusan. Hindi po yun ang turo ng Biblia. Ang paglinis ng Diyos sa kasalanan ay sa pamamagitan ng tagapagligtas, hindi sa pamamagitan ng kautusan. Pero pagkatapos mong linisin sa tagapagligtas, dahil nagsisisi ka sa iyong kasalanan, hindi din pwede na iyong labagin ang kautusan. No? Sana iyong naintindihan, magkaakibat yung dalawa. There are some Jews among the Christian that taught others that they had to have faith in Jesus as well as keep the law to be saved. The priests observing the Torah, that is the whole Pentateuch. No? Kaya sabi niya dito, Paul used Abraham example again. He lives before the law was announced at Sinai and before the Pentateuch was written. Since Abraham was promised salvation before the law, he could be saved only by faith. Is the law was not involved in his salvation? Ito yung tanong, no? Dahil na inaari siyang ganap bago isinulat ang kautusan, nangangahulugan ba ito na ang kautusan hindi involved, walang kinalaman sa kaligtasan ni Abraham? Hindi. Ating nabasa kanina yung sa Genesis 26 verse 5, sinunod ni Abraham ang kautusan, ang mga palatuntunan, bilin ng Diyos. Kaya nga si Abraham, inaaring ganap. No? Kaya nga hindi pwedeng ipaghiwalay natin. Kaya nga sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig. Ito yung ating nababasa, di ba? Ginanap ang aking bilin. At ano? Palatuntunan at ang aking mga kautusan. Kaya mapapansin ninyo, law and salvation. Ito, dito tayo dadako. Malapit na tayo. No? Law and salvation. Ating pag-aralan din. Ang ating pag-aralan, ang kautusan ng Diyos at ang kaligtasan. Pag-aralan natin yung pag-aaring ganap. For if the law had been given that could impart life, then righteousness would certainly have some by the law. No? Sabi niya dito, for if a law had been given that could impart life. Sabi niya, kung itong kautusan, binigay ito at makapagbibigay ito ng buhay. Sabi niya dito, then righteousness would certainly have come by the law. No? Ang katuwiran, darating sa pamamagitan ng kautusan. Pero non-Christian religion teaches that we can have eternal life by doing something, going on pilgrimage, meditating, sacrifice. No, so mapapansin ninyo, hindi po tinuturo ng Biblia na ang katuwiran sa pamamagitan ng ating mga gawa. No, ang mga pilgrimage, mahabang paglalakbay sa panahon ng Semana Santa, nung ako ay doon sa Quezon City, mayroon pong malapit na gruto at ang mga tao na aming nasasalubong, naglalakad sila sa gabi, walang sinelas. Ay pupunta sila sa pinakamalapit na gruto kasi pilgrimage nila yon. Pero mapapansin mo para mapapatawad ang kasalanan. Pero pagkatapos sa kanilang pilgrimage, balik uli sila sa kasalanan. That is not salvation at all. No? At kanilang tinitingnan na salvation ay sa pamamagitan ng gawa. Ito yung kinukontra ni Apostol Pablo. Hindi tayo mapapatawad sa ating kasalanan sa pamamagitan ng ating gawa. No? By meditating, sacrificing,
sa buhay. Pagpalo sa sarili, hindi po yan. Kaya nga, ang law at ang salvation, hindi po tayo maliligtas sa ating pagsunod sa mga, sa pamamagitan ng ating kautusan. Hiwalay po ang pagpapatawad ng Diyos doon sa gawa. No? Kaya nga, ang words kasi na salvation ay, ang pananampalataya, kaakibat yan ang gawa. Hindi po pwedeng ipaghiwalay. Kaya nga, hindi po, may raming mga naglilingkod na sa pakanilang mabubuting gawa, ay maliligtas sila. Okay nga, sabi niya dito, Jewish religion embrace that the idea that salvation come by strictly fulfilling the law. Even the Christian church follow this mistake, but Luther and other reformer brought the old tracks back. We are saved by faith alone. Ito yung paliwanag ni at ang save na ginagamit niya dito ay ang justification. Hindi po kasama dito ang sanctification. Naliligtas tayo, napatawad tayo ng Diyos, nililinis tayo ng Panginoon, hindi sa gawa, kundi ito ay sa pananampalataya. Pero pagkatapos sa paglilinis ng Diyos, ay magpasimula tayo sa mabuting gawa na makapagliligtas. Mayroon ding sulat si Martin Luther, but the faith that saved never faith alone. Sabi niya dito, but the faith that saved never alone. Kasi hindi po pwede na ang pananampalataya ang magdadala sa kaligtasan, hindi sapat ang pananampalataya lang. Mayroon ding gawa. Kahit si Jesus Christ, iniligtas tayo ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino ba tayo pag-aariing ganap? Diba ang ating pananampalataya sa ating tagapagligtas, kapag lalapit tayo kay Jesus Christ, mananampalataya sa kanyang gawa, patatawarin tayo kasi ang dugo ni Jesus Christ makapaglilinis. Pero ano bang sabi ni Jesus Christ sa mga mananampalataya? Sabi ni Jesus, ang mananampalataya sa akin, gagawin naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Mababasa natin yan sa Juan 14:12. No? Sabi niya, ang mananampalataya sa akin, gagawin naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Conditional po yun. No? Kaya nga, kung gusto nating maligtas, mananampalataya tayo kay Jesus Christ, hindi po yan sapat. Kasi maraming true teaching sa Bible, si Santiago, hindi po niya tanggap yun. Pananampalataya lang, walang gawa. Sabi niya, baog po yan. Ang pananampalataya na walang gawa. Ito, sana, ating titingnan ang function ng law at ang kaligtasan at ang kautusan. Sabi niya dito, sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, walang laman na aariing ganap sa paningin niya. O, dito ha. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Ano bang pangsyon ng law? Ating ayusin ito. No? Sabi ni Apostol Pablo, hindi natin mamaliin si Apostol Pablo. Tama si Apostol Pablo dito. Sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, walang tao o walang laman na aariing ganap. Ano ba yung aariing ganap? Patatawarin sa kasalanan. No, sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, walang tao na aariing ganap o patawarin. For example, isang tao nagpapalo sa kanyang sarili, nagsakripisyo. Ibig bang sabihin, pagkatapos niyang pumalo sa kanyang sarili, no? Maraming gumagawa niyan ngayon sa during Semana Santa, no? Nagpapalo sa kanyang sarili, naglalakad na walang tsinelas o nagpasa ng krus. No, mapapansin ninyo, ay maliligtas ba siya sa kanyang gawa? Anong sulat ni Apostol Pablo? Sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, walang laman na aariing ganap. Walang, ang ibig sabihin, kung ating kahit susundin natin ang kautusan, hindi papatawarin ng Diyos ang kasalanan. Kasi ang issue dito ni Apostol Pablo, patungkol sa pag-aaring ganap. Ano bang pag-aaring ganap? Pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan. Ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan, hindi sa pamamagitan ng sakripisyo. Ang pagpatawad ng Diyos sa kasalanan, kapag lalapit ka sa tagapagligtas at doon magkukumpisal sa kasalanan, siya ang magpapatawad ng iyong kasalanan. Yan ang turo ng Biblia. Kaya nga ito yung sabi ni Apostol Pablo, hindi sa mga sakripisyo ninyo, hindi sa inyong mga gawa ang pagpapatawad ng kasalanan. At ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito, hindi kaligtasan, kundi kapatawaran lang yan ng kasalanan. Kasi ang kaligtasan is combination of two, justification and sanctification. At when you complete these two requirements, then glorification. No? Magiging banal ka sa harapan ng Panginoon at karapat handa ka na
for translation. Sabi niya dito, sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, walang laman na aaring ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala sa kasalanan. Mayroong function ang kautusan. Ang function ng kautusan ay ipakilala lang niya ang kasalanan. Oh. Siya lang ang para lang siyang salamin. Ito, mayroong kang dumi. Oh, ang salamin, nang nakikita mo ang iyong dumi sa salamin, ibig bang sabihin, lalapit ka sa salamin para magpapalinis ka sa salamin at lilinisan ka ng salamin? Malilinis ba ang iyong dumi ng salamin? Hindi. Anong gagawin mo kapag makikita mo yung dumi sa salamin? Pupunta ka sa makapaglilinis sa iyo. Pupunta ka sa tubig, hugasan mo ang iyong dumi. Yan ang turo ni Apostol Pablo sa taga-Roma. Sabi niya, ang pag-aaring ganap, ang kasalanan ninyo, mapapatawad lang yan kapag lalapit kayo sa tagapagligtas, hindi sa pamamagitan ng salamin. Yan ang turo niya. Sapagkat ang kautusan, no, sa pamamagitan ng kautusan, ay ang pagkakilala sa kasalanan. Pero ating titingnan, wala bang kabuluhan? Winawalan ba natin ang kabuluhan? No, ibig bang sabihin, kung hindi makakatulong sa kaligtasan itong kautusan, hindi na ba importante ito sa kaligtasan? Ganyan ba ang sulat ni Apostol Pablo? Hindi. Ating babasahin ang 31. Sa 31, no, niwawalan kaya natin ng kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? No? Napapansin ninyo, mayroon din yung buwerta si Apostol Pablo. Pinapaliwanag niya na sa kaligtasan, mahalaga ang pananampalataya. Pero mapapansin ninyo, binibuwerta si, binalikan ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng kautusan. Niwawalan kaya natin ng kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag nawang mangyari kung di pinagtibay pa nga natin ang kautusan. Now, napapansin ba ninyo yung teaching ni Apostol Pablo? Pinaghiwalay ba niya ang pananampalataya at ang kautusan? Hindi. Kasi sa Biblia, hindi pwedeng ipaghiwalay ang pananampalataya at kautusan. Disgrasya po yan. Hindi po grasya ang inyong maranasan kung di disgrasya kapag ihiwalay ninyo yan. Mayroong sulat si Apostol Pablo. No? Ito po yung paano ka mamumuhay na banal. Sa 1 Timoteo 6.14, sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 6.14, natuparin mo ang utos, walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi importante ang kautusan, si Pablo po ang sumulat dito kay Timoteo. Sinulatan niya si Timoteo. Anong bilin niya kay Timoteo? Tuparin mo ang utos. Ito po yung moralo. Walang dungis, walang kapintasan, hanggang kailan? Pagdating ng ating Panginoon. Ito po ang teaching ng Seventh-day Adventist. This is the teaching of the whole Bible. Ito po ang turo ng mga alagad na ang pananampalataya hindi pwedeng ipaghiwalay sa kautusan. At yan po yung pananampalataya ni Abraham. Hindi po naligtas si Abraham dahil lang sa kanyang pananampalataya. Kundi naliligtas si Abraham dahil sinunod niya ang bilin, ang palatuntunan at ang kautusan. No? Sana nagiging malinaw sa atin. Dito ating pag-aralan, kasunod, dito tayo magtatapos yung law and sin. Itong ang kautusan at ang kasalanan. No? Ito, magiging magandang talakayan ito. At alam ninyo, ano bang dahilan kung bakit mayroong kasalanan? Bakit ba pumasok ang kasalanan sa ating planeta? Dahil nilabag ng ating magulang ang kautusan. Kaya nga kung matalino tayo na nag-aaral sa Biblia, makikita natin ang cause and effect, no? Ano ba ang dahilan kung bakit mayroong kasalanan? Dahil mayroong paglabag sa kautusan. At nung mayroong paglabag sa kautusan, mayroong kasalanan, dumating ngayon ang tagapagligtas. Iligtas tayo sa kasalanan. Nang dumating ang tagapagligtas, ibig bang sabihin na hindi na kailangan ang kautusan? Hindi. Kasi kung hindi na kailangan ang kautusan, alisin ng Diyos yan, hindi na siya kailangang mamatay. Kung bakit namatay si Jesus Christ sa pagligtas sa atin, ito po yung isang indikasyon na hindi pwedeng alisin ang kautusan. No, sabi niya dito, therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. For by the deed of the law is the knowledge of sin. Ano ang function ng kautusan? Is the knowledge of sin. By the law is the knowledge of sin. Ito yung function. Pinapaliwanag ni Apostol Pablo ang pagkakaiba ni Kristo at ang kautusan. Sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng tao sa kasalanan. Makikilala mo ang kasalanan kung mayroong kautusan. For example, itong kapag mananampalataya tayo kay Kristo,
ay babasagin natin ngayon ang kautusan. Anong mangyayari sa Ay disgrasya po 'yan. Ito pong karamihan na nangyayari sa mga Christian ngayon. Nang lumapit sila kay Kristo, ang ginawa nila, binasag nila ang kautusan. At ang nangyayari, hindi grasya kundi disgrasya. Pero sa mga Seventh-day Adventist teaching, hindi po pwedeng ipaghiwalay. Magkaakibat 'yan, magkarelasyon 'yan na hindi natin pwedeng ipaghiwalay. No? The Lord didn't fulfill the promise and it cannot save us. Then what's its purpose? No? Kung ang kautusan daw hindi ito tumutupad, hindi ito ang nagpo-fulfill sa promise and it cannot save us, ano naman ang kanyang purpose? Mayroon pong purpose ang it shows us that we should do and stop doing, avoid sinning against God. Ang tinuturo ng kautusan na hihinto na tayo sa paggawa ng kasalanan. Huwag na tayong magkakasala, no? At susundin na natin siya. Can we eradicate sin by removing the law? No? Maalis ba natin ang kasalanan sa pag-alis sa kautusan? Lalo tayong magkakasala kapag alisin natin ang kautusan. Wala nang standard, no? Patungkol sa katuwiran. In that case, Christ would not have had to die for our sin if the law could then been abolished. Then, no sacrifice was actually needed. No? Kaya nga, ignoring the law doesn't make murdering or lying no longer sin. Kung wala ng kautusan, yung pagpatay, hindi na kasalanan. Yung pangangalo niya, hindi na kasalanan. At ito yung nangyayari sa ating planeta ngayon. Bakit nagkakaroon ng kaguluhan ng ating planeta? Kasi maraming mga religion ngayon nagtuturo na wala ng kautusan. Wala. Kaya nga, ang mga tao, wala na silang standard of righteousness. Kasi hindi tinuturo ng mga ngaral ang patungkol sa kautusan. At ito po yung problema ng ating society ngayon. The law is the declaration of God's will that comes from His character. Therefore, it cannot be changed or removed. Oh, nakukuha ninyo yung huli, no? The law is the declaration of God's will and comes from His character. Kung ano ang karakter ng Panginoon, sinulat yan niya sa kanyang kautusan. Dinideclare niya ang kanyang karakter sa pamamagitan ng kanyang kautusan. Therefore, it cannot be changed and removed. Kaya nga yun yung pangsyon ng kautusan. Sa huli, dito tayo magtatapos mga kaibigan. Sa sulat ni Ellen G. White sa kanyang sulat na Selected Messages Volume 1, page 32, no, sabi page 339. The moral law was never a type or a shadow. Ang moral law hindi ito type or a shadow, hindi katulad sa ceremonial law na mayroong type and a shadow. Ang type and a shadow of Jesus Christ in the Old Testament ang mga tupa na papatayin. No? Nagtuturo kay Kristo na tupa ng Panginoon, the Lamb of God. Yun yung batas ceremonial na type of Christ. Pero ang moral, no, never be a type. Ang moral law, nag-exist siya before sin. No? Before Mount Sinai. And even sa New Testament, nag-exist and will exist forevermore. Kasi karakter ng Diyos ang moral law. Kaya nga, mapapansin niyo, a moral law was never a type or a shadow. It existed before man's creation. And it will endure as long as God's throne remain. God could not change nor alter one precept of His law in order to save man. For the law is the foundation of His government. No? Mapapansin niyo, ang batas na moral, yung Ten Commandments ating pinag-aral kagabi, pundasyon ito sa kaharian ng Diyos. Kapag tayo maliligtas, makapunta sa langit, yan ang pundasyon ng kanyang kaharian. Pundasyon, foundation of His government and throne. It is unchangeable, no? Unalterable, infinite and eternal, in order for man to be saved and for the honor of the law. Sabi niya dito, to be maintained, it was necessary for the Son of God to offer Himself as the sacrifice for sin. He who knew no sin became sin for us. He died for us on Calvary. His death shows that wonderful love of God for man. Love of God for man and His immutability of His law. Kaya nga, sa sulat ni Ellen G. White, ito yung stand ng Seventh-day Adventist na kailanman ang moral law, patuloy naming itinataas na
Dumating man ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit hindi pwedeng alisin ang moral law sapagkat ito'y kailangan na susundin ng tao patungkol sa kabanalan. Walang taong magiging banal kung hindi niya susundin ang kanyang kautusan. Sana naintindihan ninyo ang ating talakayan sa ating lesson study review. At sa mga viewers natin, mga Seventh-day Adventists, pwede ninyo itong magagamit habang kayo nagtuturo. Kailanman hindi namin ibinibaba ang bandila ng moral law, ang kautusan ng Diyos, sapagkat ito ang turo ng Biblia. No? Sa kaligtasan ay hindi po pwedeng alisin ang kautusan kung gusto nating magiging ligtas sa harapan ng Panginoon. Ito ang aking panalangin. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakila naming Diyos, marami pong salamat. Naming napag-aralan, napag-discuss namin ang aming lesson review. Sa darating na Sabado, gamitin ito ng aming mga kapatid. Naway makakatulong kami, Panginoon. Ang estudyong ito, naway gagamitin mo itong magiging pagpapala sa lahat ng mga kapatid namin sa buong mundo. Naglilingkod kami, Ama, sa mga kapatid at sa mga tao sa sanlibutan naghahanap ng kaligtasan. Patuloy mong samahan ang lahat naming mga viewers at kaibigan. Nawa, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakarinig, nakaabot ng inyong pabalita, abutin ninyo sila. Nawa, Panginoon, aksidente nilang makikita ang aming mga video upang matutunan nila ang inyong magandang aral na magdadala sa kaligtasan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Pagpapalain kaming lahat na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng media ministry, sa lahat naming mga sponsors, lalo na sa Iglesia ng Kuwait, ay patuloy ninyo silang pagpapalain. Salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.